Welcome back! Now, next message tayo. Welcome to Good Radio. Ito po ang inbox reading natin dito sa Hugot Radio. Hindi ko pa alam po nung mababasa ko dito. Okay, hindi ko sila binabasa before ako mag-record para maganda yung reaction natin. Okay? Now, let's move! Uy, mahaba. Uy, aba. Hi! January 30. Hi! Kaya, kuya, pwede po ba niyo akong payuhan sa akin, asawa, okay. Anong dapat kong gawin? Kasi dapat ba na, wait lang. Dapat ba na ako maghiwalay sa kanya? Hindi ka nakikinig sa akin. Okay, hiwalayan sa kanya. Minsan din po niya ako hiwalayan niya. Wait lang, nagulat na ako sa iyo. Nalito ako, wait lang. Ah, okay. Dapat bang ako ang maghiwalay sa kanya? Minsan din po ako hiniwalayan niya. May anak po kami. Problema ko lang kasi kaya kahit anong gawin ko na pagpapayo para sa aming pamilya, lalo na sa hanap buhay niya, wala din nangyayari. Sa madaling salita, ako nang nagiging lalaki. Oh. Parang yung pinost kong picture sa Hugot Radio. Yung babae nakaangkas pa sa kanya yung lalaki, tapos yung babae may hawak-hawak na dalawang bata, tapos may karga pa siyang bata. Ganyang lalaki, pambira. Okay, di ko makita sa kanyang asawang magdamayan, kaya ngayon ako ginagawa ko na lang, focus ako sa kambal na anak namin. Uy, ang cute naman. Nakita ko yung picture. Oh, ano? Ang cute. Hili ako sa bata eh. Ay, naka. Okay, nawala yung anak ko. Okay, di siya, at siya di naman niya magawang kamustahin ako kung di ako nagmauna mag-text kahit siya dapat kasi may kasalanan. Okay. Salamat po sa iyo. Need ko payo mo, kuya. Prayed ako now. Ang hirap magbasa ng isang sulat ng walang period at comma, na. Okay. Anyway, nakuha ko naman. Okay, baba tayo. Salamat sa lahat ng sign na marami akong natutunan. Uy, nanonood na siya. At sana po, mapayuhan mo po ako kaya anong gagawin ko. Mama's boy po kasi. Ay, nako. Kasi at batugan ba? Ay, nako. Nako. Kaya pag live mo, text ka, wag mampakita na, okay. At sabihin mo mag-live. Okay, salamat po. Kaya paano ba mag-message sa kuya? Blah. Okay, wait lang. Okay, live chat. Nanonood po siya. Lalala, at marami siyang natutunan sa video. Salamat po. Uy, nag-message ulit siya. Uy, sorry ha. Kung hindi ko agad nasagot. Good day po, good PM, Kuya, DJ, bago lahat, musta po kayo? Okay naman po, thank you so much. Ngayon kaya, DJ, gusto ko lang na mapayuhan niyo ako. Ngayon ay 25 na siya, ngayon, September 15, 2015. Kung kasundo kami ng mga magulang ko. Ah, pinagkasundo kayo. Ah, naipakasal sa lalaking hindi naman gusto kasi nga, may gusto akong iba. Oh. Ah. Iba yun, BF. Di nila kasi gusto ko BF. BF ko kaya mas gusto nila. Natawagin niya lang. Okay, hanggang sa... Sabayan niyo lang ako magbasa ha. Hanggang sa nasakal ako. Kaya kasi sumunod naman ako sa magulang ko sa pag-akalang tama nga sila. Kasi sila din magulang ko, tapos sa kasal lumipas, ilang taon na nirahan kami sa isang bahay, sa bahay ng biyanan, okay. Mahirap sila minsan, dinas din, kante. Kain lang kasi uling. Okay, sabay niyo magbasa ha, kakain hanggang nabuntis ako. Okay lang, okay. May mga nakikinig kasi sa podcast eh, kailangan kong basahin to. Okay, binasa ko. Nag-pause muna ako at binasa ko talaga kasi naguguluhan ako. Anyway, eto, ibig sabihin na dito, kinasal sila, pinagkasundo sila, at lumipas ng ilang... Meron siyang boyfriend na gusto niya, kaso pinagkasundo siya dito sa lalaki. Kasi ang pagkakaalam niya, syempre, nagsumunod lang siya sa mga magulang niya. Kasi magulang nga niya.
Okay, at hanggang sa napagtanto niya na tamad yung pinapangasawa sa kanya. Okay, pinapasok sa trabaho, hindi tumatagal. Okay, hindi daw tumatagal. 4 months man lang, okay, DJ, okay, naiinis na siya kasi walang trabaho, okay? At lagi pag may trabaho siya, kasama tatay o kapatid niya. Hindi sapat ang kita niya. Okay, kumbaga, wala, hindi maganda yung kita nga at walang trabaho ngayon. Batuga na, kasi hindi nga tumatagal sa trabaho. Okay, pumunta siya ng Riyadh, okay, at sa ngayon ay wala siya sa Pilipinas syempre at meron silang anak na kambal. Okay, at kay nanay ko iniiwan ang kambal ko at ang budget ko sa lahat ng gastusin nila, gatas lahat. Asawa ko di pa din nakakatrabahong maayos. Okay, nagsawa na ako sa kakapayo ko sa kanya. Ako talaga tumatay yung lalaki at talagang at siya nga naging babae. Okay, ang tanong ko, naglalaba ba siya? Okay, hindi nga eh, di ba? Kaya DJ, minsan din po ang away kami tungkol dyan at sabi niya, kung ayaw daw niya, edi hiwalay niya daw siya. Masapaks ng loob ng lalaking to, sarap batukan. Okay, kasi doble, wait lang, post call. Okay, 7 months na nakalipas, ganun pa rin, walang pagbabago. Kaya ngayon, parang naisipan niya, mag-focus na lang daw sa anak niya, na kambal, okay? I-focus kong sarili ko sa anak ko kasi minsan, di pinupuntahan, o minsan lang niyang pinupuntahan. Kay nanay ko, minsan 20 pesos lang ang naibibigay. Ay, pambira. Hindi na nga yung makabili ng corneto ngayon. Ay, naka. San darating ang 20 pesos mo? Wala na. 25 pesos na ang corneto. Kulang pa ng 5 pesos. Naku, pambira. Okay, talagang salamat kita pa, Yuhan. Lalala. Please, salamat. Sa pagbasa ko, inabangan ko. Okay, huwag mong ilabas sa pangalan ko. Okay, tawagan mo na lang ako sa pangalang Nads. Okay, Nads. Hi, Kuya. DJ, musta po kayo? Okay. Ay, talagang, gusto na yung malaman. Okay, Nads, ganito na lang. Naku. Wait lang, tanungin ko lang kayo. Pinagkasundo kayo. Ano ba kayo? Muslim? Or ano ba yung sinusunod nyo, paniniwala sa pamilya? Kasi, parang wala na akong, wala akong alam na parang ngayon pinagkakasundo pa ang mga dapat mag-asawa. Meron ba ba? Unless kung Chinese ka talaga, no? Ay, naku. Okay. Sa mga ganitong pagkakataon, meron kang grounds na pwede mong hiwalayan ang asawa mo. Okay? Sa batas ng tao, no? Yung wala siyang kapasidad na maging ama o asawa. Pero tingnan mo, maraming pera ang uubusin mo dahil dyan sa proseso niyan. Kaya kayong mga babae na wala pang asawa, huwag kayo basta-basta. Okay? Tsaka kung mga ganitong mga pinagkakasundo, huwag niyong isipin na laging tama ang magulang. Alam yan, di ba? Oo, yung respeto natin sa magulang natin, yung pagmamahal lang dyan yan, pero binigyan tayo ng sapat ng kaisipan na sarili natin na kailangan natin gamitin upang malaman kung yan ba talagang binibase sa atin at pinapakain sa atin na impormasyon ay tama. Okay? At makakabuti para sa iyo. Ngayon, nandiyan na yan. Alangan naman. Ang cute pa naman ng mga anak mo, kambal, nakita ko. Kung pwede bagang hingiin ko yung isa. Ay, may hindi ko sa bata. Okay, anyway. Ganito, seryoso ka ba talaga? Hindi ko alam eh, ano ba kayo? Kasi kung, hindi ko alam po kung ano ang, wait lang, pause ko muna. Tingnan ko muna yung profile mo. Ayan, bigla akong napa-research sa inyo. Kasi sa tingin ko, Islam ang family niyo, Sabi dito, divorce is permitted in Islam as a last resort if it is not possible to continue a marriage. Kung hindi talaga posibleng ipagpatuloy pa ang iyong samahan bilang mag-asawa, sa Islam ay binibigyan kayo ng permiso to do that. Pero last resort na po yan. Huling-huling solution. Okay?
Sa ngayon, Nad, tama ba yung gusto mong pangalan ko sa'yo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Nads. Nads, ganito na lang. Huwag na munang mag-resort kayo sa ganyan, sa hiwalayan, okay? Humingi muna kayo ng tulong sa mga magulang nyo upang mag-usap kayo ng asawa nyo, okay? Dapat meron kayong nagka-counsel sa inyo, yung mga elders nyo, yung mga mas nakakaalam sa inyo, okay? Yung mga pina-follow nyong leaders or sa simbahan nyo, mga ganun, okay? Huwag na muna yung hiwalayan kasi lahat ng tao ay deserve tayo na magkaroon ng second chance, okay? Pangalawang pagkakataon sa buhay natin, okay? Ayun ang masasabi ko sa iyo. Ang bigyan mo ng pagkakataon ng asawa mo na magbago. Baka meron din naman sa talagang reason kung bakit siya batugan. Pero alam mo, baka sa tingin ko mahihilot pa naman. Kailang sa tingin ko, sa tingin ko rin. Kasi pinagkasundulan rin lang naman kayo, baka parang siya rin ay ikaw, na ikaw ay meron kang ibang gusto, siya rin naman, ganun din siya sa iyo noon. Kaya, hindi talaga maganda yung mga pinagkakasundong ganyan. Okay, anyway, ganyan ang tradisyon nyo, ganyan ang kultura nyo, wala po akong against dyan. Kaya, kung ano nang nandyan, yun ang dapat nating ayusin. So, ang ma-i-advise ko sa iyo, humingi ka ng tulong sa mga sa magulang mo muna, sa magulang yung dalawa, at para mag-usap kayo kung ano ba talang dapat gawin para sa mga anak nyo na lang, okay? Huwag na yung mga hiwa-hiwalay na yan kasi kawawa naman yung anak, okay? Sa tingin ko naman, meron din naman pagmamahal yung asawa sa anak mo kasi kahit nga 20 pesos ay binibigyan niya, tig 10 piso yung isa. O, diba? Mahal din naman niya kesa wala. O, somehow, lagi mong tignan ang positive side ng ginagawa ng isang tao. Kasi wala naman talaga siyang capacity to give ng mas malaking pera. Kaya kahit pa paano, nagbigay siya ng 20 piso. O, diba? Meron din naman siyang care. Okay? At pagmamahal doon sa mga bata. So, tingnan nyo lagi, mga babae, o lalaki din, tingnan nyo lagi ang goodness na nagagawa ng isang tao. Hindi yung mga pangit na bagay. Para naman, hindi ka, kasi yung puro pangit ang tinitignan mo sa isang tao, talagang mauuyam ang term dyan. Maiinis ka, di ba? Mapupuno ka. Pero kung tignan mo, balikan mo yung mga panahon na may mga maganda rin siyang ginawa sa iyo, syempre, ma-appreciate mo naman. Oo nga naman, di ba? Wala namang perfectong tao kasi. Okay, so Nads, huwag mong hiwalayan ang asawa mo kasi... Although, nasasabi naman niya, okay, ngayon, maghiwalay tayo, ganyan. Minsan, may mga bagay na nasabi lang ng tao, pero wala naman talaga sa puso. Okay? Mas maganda lahat ng bagay, sabi nga sa kanta ay lahat daw ng bagay at problema ay nadadaan sa usapan. Okay? So, yun. Sa mga dang pag-uusap, huwag magtaasan ng boses. Saka yung kung mag-uusap, ay idaan sa tamang pananalita. Wala yung mga mura, wala yung mga masakit na salita. Okay? So, yun na muna, Nads. Okay, ha? Para sa mga anak. Okay? For better or worse. Di ba? Ganun ang pag-aasawa. O, nasan kayo ngayon? Di ba? Medyo nasa worse kayo ngayon. Di ba? So, till death do us part. So, kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa mga mag-asawa. Kaya kung nagkakaroon kayo ng mga... challenges bilang mag-asawa, ipaglaban nyo yan. Hanggat sa merong nakikipaglaban sa mag-asawa, ay magiging maayos yan. Okay? At huwag nyo kakalimutan, lagi magdasal. Ipagdasal nyo yan ang sitwasyon nyo. Kasi hindi ka naman pababayaan ng Panginoon natin. Okay? So, ano man ng relihiyon na iyong kinabibilangan, meron tayong creator na siyang nagbibigay sa atin ng provider natin sa lahat nating pangangailangan sa mundo. Okay? At nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Okay? So, yun na muna. Ha? Nads, kaya mo yan. At sundin mo yung naipayo ko sa iyo. Para naman sa mga supling mong, ay, ang ka-cute. Kung makita niyo yung picture, oh, parang sarap pa, no? Ang pisil-pisilin yung mga pisil. Ay, okay. So, Nads, ha? Para sa mga anak, gawin ang ikabubuti ng pamilya. Okay? At pagdasal at humingi ng tulong din sa mga taong makakatulong sa inyong dalawa. Okay, maraming salamat sa pagbigay ng pag-interest mo ng iyong kwento sa Hugot Radio. Next message.
Bye.